Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Donna. And for today's video, isi-share ko sa inyo yung frequently asked questions ng mga viewers ko dito sa YouTube. Paano nga ba ako nakapunta dito sa New Zealand? Bakit nga ba New Zealand ang pinili ko? Ano nga ba yung process na ginawa ko? Anong visa yung ginamit ko? So lahat ng yun, i-answer ko dito sa video na to. So kung gusto nyo malaman lahat ng yun, just keep on watching. So first off, bakit nga ba New Zealand ang pinili ko? Actually, hindi naman talaga New Zealand ang first choice ko, to be honest. Ang first choice ko is Canada, naming mag-asawa. Ever since nung nag-start pa lang ako mag-nurse, nag-aaral pa lang ako, parang iba na talaga ang dating sa akin ng Canada. Kaya Canada talaga yung first choice ko. Actually, may application din kami doon. Kumbaga, nagpa-process na kami, nagkuha kami ng agency. But then, may mga series of unfortunate events. Mahirap makapasok. Tapos, nung nag-research ako kung paano nga ba maging nurse doon, mas matrabaho. So, actually, nakapag-spend na kami ng magkano ba? Sabihin natin. Malaki-laking pera na rin. Tapos, biglang wala din pala napuntahan. Kaya, naisip namin ni Jay na mag-isip ng ibang country. Actually, pinili namin top 2 choices is yung New Zealand or Australia. In short, hindi ako makakapag-New Zealand kung hindi ako nag-fail sa Canada dun sa agency na yun. So, bakit nga ba New Zealand? Kasi, syempre, mag-asawa na kami ni Jay, tapos parang medyo long term na yung iniisip namin. Gusto namin mag-family. Kasi syempre sa Dubai, maganda yung dumidilim-dilim. Kasi yung araw, hindi consistent. Nasa harap ko kasi yung bintana eh. Ayun, so pasensya na kung medyo dumidilim-dilim kasi nasa tapat ako ng bintana. Paiba-iba kasi talaga yung weather dito eh. Anyway, so syempre long term na yung gusto namin ni Jay. Gusto namin mag-build na ng family, tapos kumbaga, yung maganda na yung future ng kids, maganda mag-raise ng family. So, naisip namin New Zealand talaga. And kasi sa Dubai, maganda pa rin naman dun. Syempre, maganda rin yung kita, okay naman. Pero parang ang tingin namin dun is mostly for single. Single lang na, yung hindi pa nag-start ng family, okay dun. Dito kasi at least may residency, tapos okay environment, may nature, so marami pwede magawa yung mga kids dito. And, mas mura kasi talaga yung course dito para maging nurse kaysa sa Australia. Sa Australia kasi mas mahal yung bridging program, tapos medyo mas matagal. Dito kasi mga ilang weeks lang, 6 to 12 weeks lang. And napanggit ko na yun dun sa How to be a Nurse in New Zealand. Pwede nyong i-check dyan sa link below. Tapos, since nga na nag-fail na ako dun sa agency ko nung papunta sa Canada before, sa Dubai yun eh, na agency. Naisip kong wag na mag-agency. So, sariling sikap. Unang-unang ginawa ko, nag-OAT muna ako. So, nung nag-OAT ako kasi pag mag-OAT ka, yun yung English test para sa mga nurses. Ah, hindi lang naman sa nurses, iba't ibang professions. Makakapag-isip ka ng iba't ibang options. Pero yun, naisip kong options talaga yung New Zealand. So, ang question, paano nga ba ako nakarating dito? So, ibang pathway kasi yung mga ginagawa ng mga tao na nagpupunta dito. May iba nag-student visa, yung iba straight na work visa, super lucky. Yung iba naman, resident na talaga mismo, yun yung in-apply nila, maging resident dito. So, lahat naman yun is makikita dun sa Immigration New Zealand website. Lahat yun nandun, yung options nandyan. Pero kasi, yung sa akin, iba. Nakapunta ako dito kasi nag-aral ako, hindi student visa ang kinuha ko ha, visit visa pa rin yung kinuha ko. Pero nag-aral ako for 6 to 12 weeks, nag-undergo ako ng competency assessment program, which is yung visa ko is visit visa lang, hindi naman required na student visa. Well, ang pagkakaalam ko kasi, ang student visa is 1 year yun. Ang visit visa naman is valid lang for 3 to 4 months, depende sa bigay sa inyo ng immigration. Yun, after ko mag-competency assessment program, which is yung details kung paano ko in-apply yun, ay nandyan lang ulit sa link dyan sa description box. After ko na-process yun, nag-work visa na ako. So, yun yung time na naghanap ako ng work. Kasi, syempre, after ng CAP, mayroon ka ng license bilang nurse dito sa New Zealand. Pag may license ka na, may edge ka na para maghanap ng work. Kasi may license ka na nga. So, registered ka na dito as a nurse. Kasi kung hindi ka pa registered, ang mga makukuha mong job is mga healthcare assistant, mga ganon. Yung mga hindi pang nursing job. I mean, yung pang registered nurse na job. So, nung nakahanap ako ng work, nag-apply ako ng work visa. So, yun na. Nakarating na ako dito, nag-work na ako dito. Pero, yung span ng 4 months ko na visa, dun ako nag-apply ng work, dun ko na rin tinapos yung CAP ko. So, 4 months lang yun. Yung iba nag-extend ng visa, pero pag sa mga nurses, pwede namang hindi na umalis ng bansa. Yung iba naman,
Wala pa akong kilala na umalis ng bansa pag nag-a-apply ng nurse. Mostly, nakilala ko talaga, as in lahat ng kilala ko, nag-stay lang naman sa New Zealand, tapos nag-extend lang ng visa para makahanap ng work. So, sa lahat ng mga nag-question, visit visa muna yung entry ko dito. Hindi ako naka-work visa, hindi ako naka-student visa. Kasi, iba yung student visa. Student visa kasi yung parang may nag-enroll ka talaga sa isang course na postgraduate course, yung mga ganun. So, 1 year yun. Yung student visa. Tapos sa student visa kasi, pwede kang mag-work. So, may working privileges ka. 20 hours per week ata. I'm not sure kasi hindi nga ako nag-undergo dun. Naririnig ko lang yun dahil sa mga kasama ko na nag-student visa. Pero sa amin, yung visit visa, wala kang working privileges. So, kung sino man nagtatanong sa inyo kung paano ko na-survive yun, hindi ako nag-work? Well, yung mga dati ko pang sweldo sa Dubai, yun yung ginamit ko. Tiis-tiis muna. Kumbaga, nagtipid-tipid muna ako nun para magkasya. Pero hindi ka kasi pwedeng mag-work legally dito sa New Zealand nang naka-visit visa. Unlike pag student visa ka, na pwede ka talagang mag-work per week. Meron kang working privileges. Pero mag-aaral ka for 1 year or 8 months. Depende sa course na kukunin mo. Pero kung magtatanong sa akin, kung mga nurses kayo, para sa akin ha, ang maa-advise ko na lang is, kasi mas magastos mag-student visa ka. Kunyari, totoo, kung mag-student visa ka, mas madali ka makapunta dito. Kasi yung IELTS natin or OET is hindi naman ganun kataas yung nire-require nila as a student visa. Pag mag-student visa ka, pwedeng PTE pa nga ina-accept nila eh. Pero kasi pag magka-CAP ka, yun yung nagre-require talaga sila ng medyo may certain score na kailangan mong target. Dun sa student visa, meron din naman. Pero hindi ganun kataas compare sa CAP. Pero kung nurses kayo, na nanonood itong video na to, ang advice ko, mas magandang mag-CAP na lang kayo. Mag-review ng mag-review at mag-take ng English test kaysa sa magpunta ka na dito na naka-student visa. Mas madali, pero medyo mas magastos. Tapos, after nun, hindi ka pa rin nurse dito. Mag-undergo ka pa rin ng CAP, which is additional na naman, kailangan mo pa rin mag-take ng IELTS sa mag-take ng OET. So, mas maganda para sa akin, straight ka na ng CAP. Sa mga hindi naman nurses, pwede naman mag-student visa para maka-entry kayo dito sa residency. Pag pasok yung points nyo, tapos nasa categories pa siya ng mga in-demand dito sa New Zealand, pwede kayo mag-apply agad as a resident. Pero sa case ko, kailangan ko pa maging RN, which is kailangan ko talagang mag-undergo ng CAP. So, hindi pa ako pwedeng mag-apply dito or hindi pa masyadong pasok yung points ko kasi kailangan registered nurse ako. Didilim, liliwanag, didilim, liliwanag. Ganun talaga. So, sunod naman yung husband ko. Paano ko nga ba siya nakuha? Meron rin akong vlog tungkol dyan kung paano ko in-apply yung work visa niya. Pero yun, nandyan din sa description box kung gusto nyo tignan kung ano yung mga requirements na pinasa ko. Pero, paano nga naman siya nakapunta dito sa New Zealand? So, syempre, nauna nga ako. So, nung nauna ako, diba, visa nga, tapos nung tapos ko na yung course, RN na ako, nakahanap ako ng job, naging work visa na ako. So, nung naging work visa na, working visa na ako, yung unang-una talaga, payslip ko talaga. Talagang in-apply ko na agad yung work visa. So, work visa rin yung in-apply ko sa kanya under partnership. So, nung nakarating siya dito, swerte siya, naka-work visa na siya. So, pwede siya magtrabaho. Tapos, syempre, nurse din kasi yung husband ko at the same time. Nag-apply din kami for CAP, Nursing Council. So, same process din nung ginawa ko para maging RN din siya dito sa New Zealand. Pwede ka naman mag-apply nun agad-agad. Kung, for example, ako, nag-start yung CAP ko or nakarating ako dito August 18. Tapos, nag-start CAP ko ng mga August 20-something. Ganun, mga Monday. Natapos ako mga nakatapos ako siguro kasi medyo matagal yung sa amin eh. 12 weeks nila pinrasos. Pero natapos ako ng mga October. Tapos, nag-work ako ng November 28, last week ng November. Tapos, nakakuha ako ng first payslip ko ng December. December 16, mga ganun, niladge na namin agad yung work visa niya. Tapos, nakakuha na kaagad ako ng work visa niya, yung mismong visa niya, ng mga January. Actually, pwede naman na siya pumunta dito agad kasi may visa na siya. Pero, pinili pa rin namin i-extend yung stay niya dun sa Dubai para ma-extend yung experience niya, work experience niya, para pang nag-apply dito mas mahaba. So, tinapos lang namin yun. Pero yun, basically, marami namang options kung paano kayo makapunta dito. Kung gusto niyo talaga, ba-check niyo yung Immigration New Zealand website kasi andun talaga lahat ng details. Malalaman niyo rin doon kung ano yung mga skilled na mga jobs na hinahanap dito sa New Zealand. So gusto ko nga pala mag-thank you sa mga nagsasubscribe kahit na hindi ako ganun paka-active mag-upload, and I'm trying naman na i-share sa inyo lahat. Actually, may plan din naman ako na
mag-upload ng salary ng nurses dito para ma-share ko sa inyo, magkaroon kayo ng idea. Gusto kong patagalin kasi yung stay ko dito para mas accurate yung masasabi ko sa inyo information. Kung may gusto pa kayong malaman or mga request na videos dito sa channel ko, please comment down below. Binabasa ko naman lahat yan. And I'm trying to reply din sa lahat ng mga questions. Please hit the thumbs up button if you like this video and subscribe pa rin. Thank you so much guys for watching. Until my next video. Bye!